My tamimo is home. And he's already working. Oh, this is the movie I want. What's that? What's the movie you want? Yeah. He's home, guys. He's have his old laptop. Oh my god, you take everything out? So yun na nga mga loves, no, kakarating lang talaga niya. Kaso gusto na talaga niyang ulit magtrabaho kasi meron siyang kailangan gawin, kasi mayroong extra job siya na tinanggap. So kaya yun, kailangan niyang tapusin. 12 o'clock naman ata ito ng umaga mga loves, pero yun talaga siya pagdating niya laptop agad kasi sabi niya kailangan niyang ipaandar at kailangan patakbuhin. At ako naman nilambing-lambing ko muna si sir. No, ala nga naman, hindi natin labingin si sir. Hindi tayo mahalin nito. Hindi naman ako tinix nito kahapon. So, dumating na nga yung umaga mga loves, no, pagkatapos nito. At ito, nag-usap kami at bakit hindi niya ako tinawagan. Sinabi ko sa kanya na umiyak ako, dong. Hindi mo ako tinawagan, dong. My wife, she's about me again because I tell her the person where I was working yesterday, turns out I knew her brother. And then she's like, oh, that's why you don't call me because you're hanging out with her all day. No, I'm working all day. So what did I do to you? I make a comment that I knew her brother. And she's, oh, that's why you didn't call me. You don't want to call me because you're hanging out with her and you're talking to her. Because I've been texting you. That's her thing, guys. So I'm doing what? Because I'm working. Don't bullet me. But she does anyway, guys. She gets in her head and that's her new reality. Because yesterday. That's her reality. Yesterday, my husband doesn't respond. And so you're like, oh, why didn't you text me back? I text you, why didn't you text me back? Because I'm working. Hey, I'm ready. Now, I'm ready to let you go. Where I can come out and call you. I'm ready to let you go. At yun na mga loves, nakarating na siya sa bahay the next morning. Grabe yung ano niya, mga 4 o'clock ito siya nakauwi ng umaga. Nag-stop lang daw siya sa ano, kaya sobrang late niyang nakauwi kasi nag-stop siya sa gilid ng kalsada kasi kahit saan-saan na daw napunta yung sasakyan, kaya sobrang pagod niya. Minus yung tulog niya ba, hindi masyadong nakatulog, so kaya yun delikado. So kaya sabi niya, kaya late na siyang nakauwi. At gets ko naman guys, kasi mag-stop talaga siya sa gilid or sa rest area. So yun, pagkabangon na niya, doon siya sa labas, may tumatawag sa kanya. At yun, pagkatapos ng tawag, kami na namang dalawang nag-usap. So spend time, ito yung ano namin, banding-banding time. At kahit ano-ano na lang yung topic na pinag-uusapan namin, kasi ito talagang magpasaya sa kanya. At ako, gusto ko rin din kausap yung asawa ko, no? Kahit nagtudbalis ka yung English ko. Charot. Pagkatapos amin banding-banding, kumain kami ng lunch. At ngayon, napag-desisyon na namin, magpunta kami sa shed at ayusin lang namin yung aming lawnmower mga loves, kasi kailangan na talagang i-change ang belt, no? Habang busy ako dito at busy din siya mga loves, alam nyo ang nangyari, kinagat siya ng bubuyo. So kaya ngayon nagmamadali siya mga loves na matapos yung mga pinagagawa niya para papasok siya ng bahay kasi ang sakit daw. So mga loves, meron akong sasabihin sa inyo, no? Ito yung ginagawa ni Mr. Meat Tenderizer. Mainit na tubig, gawa ka lang ng paste, no? At yun yung parang ilagay mo sa ibabaw kung saan yung kagat. So yun. Alam nyo kung sinong nagsasabi sa kanya nito? Yung uncle niyang doktor, kapatid ng ina niya mga loves, kasi sinabihan po siya noon nung nakagat siya sa Florida, sabi pa, wag ka nang magpunta ng doktor, gawin mo agad ito. Ito yung meat tenderizer at saka mainit, i-paste lang siya at ilagay mo kung saan yung kagat. So ito yung ginagawa ko mga loves, at sabi pa ni Tami, nagwo-work. Alam mo bakit narataranta si Tami? Kasi allergies siya mga loves sa mga kagat ng buboyog. Kasi talagang naalala niya noon na grabe yung, as in parang bula yung kamay niya. Kamay yung nakagat niya noon nung bata pa siya sa Florida. After 1 hour mga loves, naging okay. Wala na yung pula, wala na yung bumutoy. Yung parang lumaki-lumaki konti, hindahan-dahan yung kagat. So pa after that, nawala mga loves. So thankfully, nagwo-work talaga siya. At salamat po sa inyong panonood. So yun yung asawa ko, busy-busy yung para sa anak niya. At saka meron siyang ginagawa sa movie niya. Thank you so much mga loves sa inyong time. Thank you very much. And so yun lang yung ganap namin, maligo na daw siya mga loves kasi iwan ko sa kanya. Parang hindi niya kaya hindi maligo sa isang araw. Bye! You want everything down here when you can reach it, that don't really work. Ang agenda po ngayon ni Inday Mirian is magpunta sa grocery. Ito pong grocery natin is konti lang yung bilhin ko. Keep on watching mga loves kasi si Tami, hindi ko inasahang nag-grocery din siya. Ang bibilhin ko lang dito is konti lang naman, no, naghanap ako ng gulay. At meron akong nakitang saging, maganda po ito, no? At naghanap din ako ng dahon ng saging. Ito lang yung pipiliin ko kasi mayroong magkaiba pala yung packaging nila, no? At magkaiba yung presyo. At ito yung nagustuhan ko. So parehas lang naman yan, saging, dahon, no?
At dito tayo na aisles kasi kailangan din natin yung napkin, yung table napkin. Gamit na gamit kasi namin yan mga loves kapag kumakain talaga kami. At ito yung gusto namin, yung Bounty kasi talagang durable. Durable, may ganun pa talaga. Loves, so ngayon nandito na tayo sa bahay. So ngayon bumili po ako. Sabi ko, bumili ako ng, pumunta ako sa Food Bites mga loves. So of course bumili ako nito. Oh my God. Ito. Hindi ko ito ilabas sa bag kasi ilagay ko lang ito. Ano, na freezer na kasi ito mga loves, and then hindi na siya pwedeng i-ano, so ilagay sa freezer ulit, no? So I think ang gagawin ko yan is lutuin ko and ibalik sa freezer. So yun yung gagawin ko mga loves, kasi kapag once na frozen na siya and then na defrost, wala, bawal na siyang i-ano, ibalik sa freezer. Hoy, my bag. You're gonna hold my bag. Honey, you look cute. Natawa lang ako mga loves kasi hindi talaga yan si Tami talagang hahawak ng aking bag, no? So ngayon punta kami sa Bee Gees kasi meron daw siya bibilhin. Isa lang yung bibilhin niya, sulit siya kung ano talagang mabili niya. You wanna carry my bag? Yeah, okay. Your flashlight! Anyway, andun si Tami sa Bee Gees. Tignan natin kung anong mabibili niya. Kasi namili po siya mga loves. And sabi niya, bibili lang daw siya ng meat tenderizer. So, kaya hintayin natin kung anong madadala niya galing sa grocery hunt. Or sa dito. Grocery man ito. Wholesale ba? Bee Gees. Katulad lang siya ng Costco. So, hintayin ko lang si Mr. mga loves. Ala, ginuo ko itong si Tami. Kigwa naman ito talaga. Ang daming nabili. Ginuo ko. May talagang maling-mali ito. Oh my goodness to you. What are you doing? Huh? Charcoal, you wanna put in the back? Yeah, you're all the seat here. Okay. Oh, okay, pass it to me here, this side. So now what? How much you spend? And they didn't have $300. And they didn't have what I went for. I don't remember we ever carried that. Okay. Meat tenderizer? Yeah. Okay, Costco carried it, but... Of course Costco have it. Why? Basically they carry the same thing. Oh my God, it's not enough for him, mga loves. So, he's adding more. And meron pa dito sa hagdanan, ah. Oh, do you want this hunky, Hunt's tomato paste sauce? I'm gonna put it somewhere. You have more upstairs, though. Up there, oh, in the cabinet. Yeah, I'm aware. Gee. Did you put the new one in the back? I did. Busy, you're not sure. Look at this cat. Puzzle. You want me to get the tomato and the whatever is that? The palm? Part of palm? Yeah. I'll get it. It's right here. I can't believe it. What can you believe? All this grocery expired. A lot of them are expired now. So, I don't even want to look because I'm going to go crazy. Why did you bring that pump out? Huh? Why did you bring that pump out? What pump? Yeah. You said you want it. What is that for, hon? Huh? I'll bring it upstairs. What? For the water? Yeah. Oh, okay. Put that down. That I can use the salad. There is a big one there. Oh, there's more over there. Organic. Use the ball and dice. No, I didn't. Oh, this dice. Yeah, did you have that organic?
Put that down here, hon, that I can reach it. What is that, cereal? Oh, cornbread. Cornbread? Yeah. Why you're hiding it? Let me take it out and we can use it. You gotta make it, you thought that. Of course. You keep hiding food. I'm not hiding food. Gee. You want everything down here when you can reach it, that don't really work. Huh? Your son's crying and I'm just making a goofy. This is